Let us now pray the Oratio Imperata for protection against COVID-19. Please all kneel. Merciful and compassionate Father, we come to you in our need to seek your protection against the COVID-19 that has disturbed and claimed many lives. We ask you now to look upon us with love and by your healing hand, dispel the fear of sickness and death, restore our hope, and strengthen our faith. We pray that you guide the people tasked to find cures for this disease and to stem its transmission. We thank you for the vaccines developed, made possible by your guiding hands. Bless our efforts to use these vaccines to end the pandemic in our country. We pray for our health workers that they may minister to the sick with competence and compassion. Grant them health in mind and body, strength in their commitment, protection from the disease. We pray for those afflicted. May they be restored to health. Protect those who care for them. Grant eternal rest to those who have died. Give us the grace in these trying times to work for the good of all and to help those in need. May our concern and compassion for each other see us through this crisis and lead us to conversion and holiness. Grant all this through our Lord Jesus Christ, your Son, who lives and reigns with you in the unity of the Holy Spirit, God forever and ever. Amen. We fly to your protection, O Holy Mother of God. Do not despise our petition in our necessities, but deliver us always from all dangers, O glorious and blessed Virgin. Amen. Our Lady, health of the sick, pray for us. Saint Joseph, pray for us. Saint Raphael the Archangel, pray for us. San Roque, pray for us. San Lorenzo Ruiz, pray for us. San Pedro Calungsod, pray for us. Simulan po natin ang pagdiriwang sa ngalan ng Ama at ng Anak at ng Espiritu Santo. Amen. Sumainyo ang Panginoon. At sumainyo rin. Mga kapatid, tayo ngayon ay natitipon bilang isang mag-anak ng Diyos ngayong ikapitong araw ng ating Misa de Gallo at sa patuloy nating paghahanda para sa darating na Kapaskuhan. At upang tayo po ay maging marapat na gumanap sa banal na pagdiriwang, alalahanin po natin ang ating mga pagkukulang at nagawang pagkakasala at buong kababaang loob po tayong humiling ng kapatawaran sa Diyos. Inaamin ko sa makapangyarihang Diyos at sa inyo mga kapatid na lubha akong nagkasala sa isip, sa salita at sa gawa at sa aking pagkukulang. Kaya isinasamo ko sa mahal na Birheng Maria, sa lahat ng mga anghel at mga banal, at sa inyo mga kapatid na ako'y ipanalangin sa Panginoong ating Diyos. Kaawaan tayo ng makapangyarihang Diyos, patawarin tayo sa ating mga kasalanan at patnubayan tayo sa buhay na walang hanggan. Amen. Cristo.
Manalangin tayo. Ama naming makapangyarihan, nilob mong sa pagdating ng iyong anak ay matubos ang sangkatauhang nakita mong sa kamatayan na sadlak. Ipagkaloob mong ang mga nagdiriwang sa kanyang pagkakatawang tao nang may kapakumbabaan at katapatan ay maging dapat na makasalo sa manunubos naming ito na siyang namamagitan kasama ng Espiritu Santo magpa sa walang hanggan. Amen. Magsiupo ang lahat. Pagbasa mula sa unang aklat ni Samuel. Noong mga araw na iyon, nang maawat na si Samuel, binala siya ng kanyang ina sa templo sa Silo. Nagdala pa siya ng isang torong 3 taon, 36 na litrong harina, at 1 pichel na alak. Nang maihandog na ang baka, binala nila kay Eli ang bata. Sinabi ni Ana, "Kung natatandaan ninyo, ako po yaong babaeng tumayo sa tabi ninyo noon at nanalangin sa Panginoon. Idinalangin ko sa kanya na ako'y pagkalooban ng anak at ito po ang ibinigay niya sa akin. Kaya naman po, inihahandog ko siya sa Panginoon upang maglingkod sa kanya habang buhay." Pagkatapos nito, nagpuri sila sa Panginoon. Ang salita ng Diyos. Salamat sa Diyos. Diyos kong tagapagligtas, pinupuri kitang wagas. Diyos kong tagapagligtas, pinupuri kitang wagas. Pinupuri ko kayo poon dahil sa kaloob nyo sa akin. Pinagtatawanan ko ngayon ang aking mga kaaway sapagkat iniligtas ninyo ako sa kadustaan. Diyos kong tagapagligtas, pinupuri kitang wagas. Nagapin ninyo ang mga makapangyarihan at pinalalakas ninyo ang mahihina. Kaya ang dating mayayaman ay nagpapaupa para mabuhay. Masagana ngayon ang dating maralita. Ang dating baog nagsilang ng mga anak. At ang maraming supling ay sa lungkot na sadlak. Diyos kong tagapagligtas, pinupuri kitang wagas. Kayo poon ay may kapangyarihang magbigay o bumawi ng buhay. Maaari ninyo kaming patayin, maaari ring buhayin. Maaari ninyo kaming payamanin o paghirapin. Maaari ring ibaba o itaas. Diyos kong tagapagligtas, pinupuri kitang wagas. Mapadadakila ninyo kahit ang pinakaaba. Mahahango sa kahirapan kahit ang pinakadukha. Maihahanay ninyo sila sa mga maharlika. Mabibigyan ng karangalan kahit na ang dustang-dusta. Diyos kong tagapagligtas, pinupuri kitang wagas. Magsitayo ang lahat. Harit batong panulukang saligan ng sambayanan, halina't kami idangal. Thank you.
Sumainyo ang Panginoon at sumainyo rin ang mabuting balita ng Panginoon ayon kay San Lucas. Papuri sa iyo, Panginoon. Noong panahong iyon, ipinahayag ni Maria ang awit na ito. Ang puso ko'y nagpupuri sa Panginoon at nagagalak ang aking espiritu dahil sa Diyos na aking tagapagligtas. Sapagkat nilingap niya ang kanyang abang alipin at mula ngayon, ako'y tatawaging mapalad ng lahat ng salinlahi dahil sa mga dakilang bagay na ginawa sa akin ng makapangyarihan. Banal ang kanyang pangalan. Kinahabagan niya ang mga may takot sa kanya sa lahat ng salit-saling lahi. Ipinakita niya ang lakas ng kanyang mga bisig. Pinangalat niya ang mga palalo ang isipan. Ibinagsak niya ang mga hari mula sa kanilang trono at itinaas ang mga nasa abang kalagayan. Binusog niya ng mga mabubuting bagay ang mga nagugutom at pinalayas niyang wala ni anuman ang mayayaman. Tinulungan niya ang kanyang bayang Israel bilang pagtupad sa pangako niya sa ating mga magulang, kay Abraham at sa kanyang lahi magpakailanman. Nanatili si Maria kina Elizabeth nang may 3 buwan at saka umuwi. Mga kapatid, ang mabuting balita ng Panginoon. Pinupuri ka namin, Panginoong Hesukristo. Magsiupo ang lahat. Magandang gabi po sa inyong lahat. Tayo po ngayon ay nasa 7th araw na ng ating pagmimisa de Gallio. At kung ito ay 7th araw na, nangangahulugan na malapit na tayong magtapos. At ang pagtatapos, nangangahulugan din na malapit na nating ipagdiwang ang Kapaskuhan, ang pagdating ng manunubos. Pero magandang tanungin ang ating sarili ngayong 7th araw, ang puso po ba natin ay tunay na nagpupuri sa pagdating ng manunubos? Baka ngayon pa lamang, hindi na natin kayang magpuri kasi baka pagod na tayo. Pagod sa mga dami, sa dami ng ating mga ginagawa, sa pagod sa dami ng ating mga Christmas parties na dinaluhan. Ngunit mga kapatid, ang pinakamagandang pagdiriwang sa pagdating ng manunubos, kung ang puso, kung ang buhay ay tunay na magpupuri. Sana wag tayong mapagod. Sana hindi pa tayo pagod upang sa darating na Kapaskuhan, tunay nga tayong magpupuri at magpapasalamat sa Diyos. Mga kapatid, aminin natin na sa ating buhay, wala itong kasiguraduhan. Yan ho yung realidad na hinaharap natin pang araw-araw. Hindi natin alam na yung kasama natin pwede pa nating makasama bukas. Hindi natin alam kung ang lahat, kung bukas patuloy tayo makikipagsapalaran sa buhay na ito. Ang buhay ay walang kasiguraduhan. Pero mga kapatid, naniniwala ako na merong isang sigurado sa buhay na ito. At ano yun? Na kailanman ang Diyos ay mabuti. Walang kasiguradahan ang ipinagkakaloob ng mundo, ngunit isa lamang ang sigurado na meron tayong Diyos
na napakabuti sa atin. Bakit ganito yung tema ng aking pagninilay sa gabing ito? Dahil ang ating mga pagbasa sa araw na ito, ipinapakita at ipinaparamdam sa atin kung gaano naging mabuti ang Diyos. Sa ating unang pagbasa, napakinggan po natin ang kwento ni Ana. At ano ang kwento ni Ana? Siya ay pumunta sa templo at nagpasalamat sa Diyos dahil siya ay binayayaan ng anak. At alam natin na bago pumunta sa templo si Ana, siya ay nananalangin sa Diyos na bigyan siya ng anak. Dahil alam natin ng panahong iyon, kapag ikaw ay walang anak o walang kakayanan magdalang tao, ibig sabihin ikaw ay sinumpa. Minamaliit ka ng lipunan dahil wala kang kakayanan na magdalang tao. Maliit ang tingin kay Ana. Ngunit nagbalik siya sa Diyos upang magpasalamat sa Diyos dahil naramdaman niya kung gaano naging mabuti ang Diyos sa kanya. Ang kwento ni Elizabeth, halos kaparehas ng kwento ni Ana. Nananalangin na biyayaan ng anak dahil siya ay baog at may edad na. Ngunit binayayaan siya dahil sa kabutihan ng Diyos. Ang kwento ni Maria. Si Maria na galing sa isang simpleng nayon ng Israel, pinili ng Diyos, simpleng babae, pinili ng Diyos para maging ina ng kanyang anak upang maging ina ng Diyos. At bakit napangyari ang lahat ng ito? Hindi dahil sila ay karapat-dapat, hindi dahil sila ay pinagpala, bagkus ang pinakaugat nito ay dahil sa kabutihan ng Diyos. At kung ganoon na lamang ang kabutihan ng Diyos, ano po kaya ang itutugon natin pabalik sa Diyos? Si Maria, sa ating ebanghelyong napakinggan, alam niya kung paano naging mabuti ang Diyos sa kanyang buhay. Kaya ano ang kanyang tugon sa Diyos? Tumugon siya ng isang awit. At ano ang awit na ito? Ang Magnificat. Awit ng kagalakan. At ano ang sabi ni Maria? Ang puso ko'y nagpupuri sa Diyos. At nagagalak ang aking espiritu dahil sa Diyos na aking tagapagligtas. Maraming binanggit si Maria, ngunit ang punto nito, mga kapatid, ang kagalakan ni Maria ay nagmumula sa kabutihan ng Diyos. Kaya mga kapatid, malapit nang matapos ang ating pagsisimbang gabi. Magandang tingnan sa ating mga sariling buhay, mabuti ang Diyos. Pero baka kaya hindi tayo nagagalak at nagbibigay ng papuri kasi baka hindi natin nakikita ito. Baka bulag yung ating mga mata, baka bingi yung ating mga tenga. Ngunit kung titingnan natin ang ating mga buhay, ang lahat ng meron tayo ay dahil sa kabutihan ng Diyos. Alam niyo po, nung ako ay batang pari,
Isang araw, lumapit ho yung parish secretary sa akin. At ang sabi niya sa akin, Father, may blessing ka. Kaya sabi ko, sige. No? Habang hinihintay ko po yung susundo sa akin, tinanong ko yung parish secretary, ano yung ibibless natin? Sabi niya sa akin, hindi ko alam, Father, nakalagay lang dito blessing. Kaya nung dumating na po yung susundo, tinanong ko kagad yung magsusundo. Sabi ko, Tay, ano po yung ibibless natin? Sabi niya sa akin, Father, bahay ng baboy. Ibibless natin bahay ng baboy. Kaya, sige na nga, sumama po ako sa kanya. At pagdating ho namin doon sa bibless, pagpasok ho namin doon sa napakaliit na bahay, merong isang kama. Kaya tinanong ko ho siya, Tay, sabi niyo ho, bahay ng baboy. Sabi niya sa akin, hindi ba Father, parang bahay naman talaga ng baboy ito? Napakaliit. Sabi ko, ilan ho ba kayong nakatira dito? Sabi niya, Father, anim. Sabi ko, paano ho kayo natutulog? Sabi niya, Father, shifting. Iba ho ang kapag natulog ka ng gabi, ikaw ang gising sa umaga. No? Kapag ikaw naman ang gising sa gabi, ikaw ang natutulog sa umaga. Shifting. Sabi niya sa akin, Father, mahirap ang buhay. Pero patuloy po kaming nakikipagsapalaran. Mahirap ang buhay, pero patuloy po kaming nakikibaka sa buhay na ito. Pagkatapos hubas-basan yung bahay, dali-dali ho siyang pumunta doon sa isang cabinet at kumuha ho siya ng isang boteng puno ng bariya. At ang sabi niya sa akin, Father, ito ho oh. Sabi ko sa kanya, hindi na ho, okay na ho talaga, wag na po. Alam niyo ho kung ano sabi niya sa akin? Hindi naman sa iyan, Father eh. No? Itulong niyo ho. Hindi naman sa iyan, Father. No? Sa simbahan po yan. No? Alam niyo ho, parang nadurog ho talaga yung puso ko. Ang assuming ko po kasi eh. No? No? Pero alam niyo ho, sabi niya sa akin, sabi ko, bakit kailangan niyo pa hong magbigay? At ang sabi niya sa akin, Father, mahirap po kami. Para nga ho kaming baboy eh. Pero, hinding-hindi ko po makakalimutan na mabuti ang Diyos. Kaya, sabi ko, ang lakas ng loob ng lalaking ito, mahirap sa buhay, walang pwedeng ipagmalaki, pero ang puso niya ay puno ng kagalakan dahil damang-daman niya na kahit sa kawalan, mabuti ang Diyos. Mga kapatid, sa buhay natin, marami tayong pagsubok. Ngunit, sa kabila ng pagsubok na nakakaharap natin araw-araw, patuloy pa din ang buhay dahil mabuti ang Diyos. At kung mabuti ang Diyos, kagaya ni Maria, dapat tayo ay laging nagpupuri at nagpapasalamat sa Diyos. Si Maria, simpleng babae. Si Ana, kinukutya. Pero sa buhay nila, sila ay mapapalad at pinagpala. Kasi nandoon ang kabutihan ng Diyos. Mga kapatid, ang pagpapala
sa Diyos lamang nagmumula. At ang tunay na pagpapala ay nagmumula sa pag-ibig ng Diyos. Kaya mga kapatid, ngayong ikapitong araw ng ating pagsisimbang gabi, magandang tingnan sa ating mga pansariling buhay kung paano kumilos ang Diyos. At sinasabi ko sa inyo, kahit sa mga oras na kawalan, sa oras na walang kasiguraduhan, isa lamang ang sigurado. Mabuti ang Diyos. Amen. Magsitayo ang lahat. Bilang pagsunod sa halimbawa ni Maria, purihin at pasalamatan natin ang Diyos Ama na dahil sa naguumapaw na kabutihang loob ay ibinigay sa atin ang kanyang bugtong na anak bilang ating tagapagligtas at manunubos. Sa bawat kahilingan ang ating itutugon, Panginoon, dinggin mo ang aming panalangin. Panginoon, dinggin mo ang aming panalangin. Ang Santo Papa at mga obispo ng simbahan, tulad ni Maria, naway makinig sa salita ng Diyos at gawin ang lahat ng paraan upang ipalaganap ito. Manalangin tayo sa Panginoon. Panginoon, dinggin mo ang aming panalangin. Ang mga ina naway makatagpo kay Maria ng tunay na kanlungan at bukal ng pag-asa sa mga sandali ng pagsubok at paghihirap. Manalangin tayo sa Panginoon. Panginoon, dinggin mo ang aming panalangin. Sa ating pagpaparangal kay Maria ng isang natatanging lugar sa ating mga buhay at sa ating mga tahanan, naway magpasidhi ito ng ating pagpapahalaga sa kanyang anak. Manalangin tayo sa Panginoon. Panginoon, dinggin mo ang aming panalangin. Ang mga dukha at api sa pamamagitan ni Maria, naway makaahon sa kanilang kalagayan. Manalangin tayo sa Panginoon. Panginoon, dinggin mo ang aming panalangin. Ang mga yumao naway mapabilang sa kasamahan ng mga banal at makiisa kay Maria sa walang hanggang pagpupuri sa Diyos. Manalangin tayo sa Panginoon. Panginoon, dinggin mo ang aming panalangin. Sa katahimikan ng ating mga puso, itaas natin sa Diyos ang ating mga pansariling panalangin, gayon din ang mga humiling sa ating mga dasal at lahat na nag-alay ng intensyon para sa misang ito. Ama naming nasa langit, pinasasalamatan ka namin dahil sa mensahe ng kapayapaang hatid ni Maria sa aming magulong mundo. Pagkalooban mo kami ng tulong na kailangan namin sa araw-araw upang maging tapat kami sa iyo. Hinihiling namin ito sa pamamagitan ni Kristo na aming Panginoon. Amen. Magsiupo ang lahat.
Manalangin po kayo mga kapatid upang ang paghahain natin na ito ay kalugdan ng Diyos amang makapangyarihan. Tanggapin nawa ng Panginoon itong paghahain sa iyong mga kamay, sa kapurihan niya at karangalan, sa ating kapakinabangan at sa buong sambayanan niyang banal. Ama naming lumikha, dumudulog kaming may tiwala sa iyong tapat na paglingap. Ngayong inaahay namin ang mga alay sa iyong dambana, upang sa pagdiriwang naming ito, kami ay dalisayin ng pagpapala mo sa pamamagitan ni Hesukristo kasama ng Espiritu Santo magpa sa walang hanggan. Amen. Sumainyo ang Panginoon. At sumainyo rin. Itaas sa Diyos ang inyong puso at diwa. Itinaas na namin sa Panginoon. Pasalamatan natin ang Panginoong ating Diyos. Marapat na siya ay pasalamatan. Ama naming makapangyarihan, tunay ngang marapat na ikaw ay aming pasalamatan sa pamamagitan ni Hesukristo na aming Panginoon. Ang pagsusugo mo sa Kanya ay ipinahayag ng lahat ng mga propeta. Ang pagsilang niya ay pinananabikan ng mahal na birheng Kanyang inang tunay sa kapangyarihan ng Espiritong Banal. Ang pagdating niya ay inilahad ni San Juan Bautista sa Kanyang pagbibinyag. Ngayong pinaghahandaan namin ang maligayang araw ng Kanyang pagsilang, kami nananabik at nananalangin lubos na makaharap sa Kanyang kadakilaan. Kaya kaisa ng mga anghel na nagsisiawit ng papuri sa iyo nang walang humpay sa kalangitan, kami nagbubunyi sa iyong kadakilaan. Magsiluhod ang lahat. Ama naming banal, ikaw ang bukal ng tanang kabanalan. Kaya't sa pamagitan ng iyong Espiritu, gawin mong banal ang mga kaloob na ito upang para sa aming maging katawan at dugo ng aming Panginoong Hesukristo. Bago niya pinagtiisang kusang loob na maging handog, hinawakan niya ang tinapay, pinasalamatan kanya, pinaghati-hati niya iyon, iniabot sa kanyang mga alagad at sinabi, "Tanggapin ninyong lahat ito at kanin, ito ang aking katawan na ihahandog para sa inyo." Gayon din naman noong matapos ang hapunan, hinawakan niya ang kalis, muli kanyang pinasalamatan. Iniabot niya ang kalis sa kanyang mga alagad at sinabi, "Tanggapin ninyong lahat ito at inumin. Ito ang kalis ng aking dugo, ng bago at walang hanggang tipan. Ang aking dugo na ibubuhos para sa inyo at para sa lahat, sa ikapagpapatawad ng mga kasalanan. Gawin niyo ito sa pag-alala sa akin."
Magsitayo ang lahat. Ipagbunyi natin ang misteryo ng pananampalataya. Ama, ginagawa namin ngayon ang pag-alala sa pagkamatay at muling pagkabuhay ng iyong anak. Kaya tinaalay namin sa iyo ang tinapay na nagbibigay buhay at ang kalis sa nakakaloob ng kaligtasan. Kami nagpapasalamat dahil kami iyong minarapat na tumayo sa harap mo para maglingkod sa iyo. Isinasamo namin kaming magsasalo-salo sa katawan at dugo ni Kristo ay mabuklod sa pagkakaisa sa pamagitan ng Espiritu Santo. Ama, lingapin mo ang iyong simbahang laganap sa buong daigdig. Puspusin mo kami sa pag-ibig, kay San Francisco na aming Santo Papa, at ni Jose na aming Obispo, at ng Tanang Kaparian. Alalahanin mo rin ang mga kapatid naming nahimlay, nang may pag-asang sila'y muling mabubuhay, gayon din ang lahat ng mga pumanaw. Kaawaan mo sila at patuloyin sa iyong kaliwanagan. Kaawaan mo at pagindapating kaming lahat na makasalo sa iyong buhay na walang wakas. Kaisa ng mahal na Birheng Maria na ina ng Diyos, kaisa ng kabiyak niyang pusong si San Jose, kaisa ng mga apostol at ng lahat ng mga banal na namuhay dito sa daigdig ng kalugod-lugod sa iyo, may pagdiwang nawa namin ang pagpupuri sa ikararangal mo sa pamagitan ng iyong anak na aming Panginoong Hesukristo. Sa pamagitan ni Kristo, kasama niya at sa kanya, ang lahat ng parangal at papuri ay sa iyo, Diyos Amang makapangyarihan, kasama ng Espiritu Santo, magpa sa walang hanggan. Ang Diyos ay mabuti. Lumapit tayo ngayon sa Ama natin sa langit sa panalangin itinuro sa atin ni Jesus. Hinihiling po namin kamiyadya sa lahat ng masama
pagkalooban ng kapayapaan araw-araw, iligtas sa kasalanan at ilayo sa lahat ng kapahamakan, samantalang aming pinananabikan ang dakilang araw ng pagpapahayag ng tagapagligtas namin si Jesucristo. Panginoong Hesukristo, sinabi mo sa iyong mga apostol, kapayapaan ang iniiwan ko sa inyo, ang aking kapayapaan ang ibinibigay ko sa inyo. Tunghayan mo ang aming pananampalataya at huwag ang aming mga pagkakasala. Pagkalooban mo kami ng kapayapaan at pagkakaisa ayon sa iyong kalooban, kasama ng Espiritu Santo, magpa sa walang hanggan. Amen. Ang kapayapaan ng Panginoon ay laging sumainyo. At sumainyo rin. Magbigayan po kayo ng kapayapaan sa isa't isa. Magsiluhod ang lahat. Narito si Jesus, ang Kordero ng Diyos. Siya ang nag-aalis ng mga kasalanan ng sanlibutan. Mapalad ang mga inaanyayahan sa kaniyang piging. Panginoon, hindi ako karapat dapat na magpatuloy sa iyo. Ngunit sa isang salita mo lamang ay gagaling na ako. Ang katawan ni Kristo. Amen.
magsitayo ang lahat. Manalangin tayo. Ama naming mapagmahal, kami iyong palakasin sa aming pakikinabang upang kami makasalubong sa dumarating naming tagapagligtas nang may gawang karapat-dapat para maiharap sa ikapagkakamit namin ng pagiging kabilang sa mga mapalad sa pamagitan ni Hesukristo kasama ng Espiritu Santo magpa sa walang hanggan. Amen. Sumainyo ang Panginoon. At sumainyo rin. At pagpalain po kayong lahat ng makapangyarihan at mapagmahal na Diyos, Ama, Anak, at ng Espiritu Santo. Amen. Naialay na po ang misa, humayo po kayong taglay ang kapayapaan at pag-ibig ni Kristo. Salamat sa Diyos.